Ako po si Richard Manabat na sa 10 taong gulang na. Ako po ay isang aktor sa entablado at sa telebisyon at pati na rin sa pelikula. Maliban po doon, ako po ay isang fight instructor at the same time fight director. Nagkokoryo po ako ng fight sa pelikula, sa entablado, sa telebisyon. Sa ngayon po, meron po akong isang federasyon na hinahawakan bilang isang chief instructor. Ako po yung nangangalaga ang mga sistema ng pagtuturo at tamang syllabus na ginagawa ng ibang instructor. Subalit, bago po ako maging aikidista, ako po ay pumailalim kay Guru Ranin na isa sa mga disipulo ni GM Master Presence. Doon po nagsimula ang aking hangarin na matuto ng arnis. Ngayon, meron po akong itinatag na samahan din ng arnis na tinatawag namin Rapelon Mandirigma. Ang arnis ay masasabi ko para sa akin ay isang katauhan ng Pilipino. Kasi kung hindi natin isa sa puso ang ginagawa natin, masasabi natin ito ay isang klase lang ng laro o palakasan. Pero kung titingnan nyo po ang arnis, ay nakadikit na doon ang lahi ng Pilipino. Ayon doon sa mga historia natin, ang arnis ay mula sa Malay at nailipat lang dito na dumaan sa Mindanao, papuntang Bisaya at nakaabot sa Luzon. Noong unang panahon daw, ang arnis ay hindi tinatawag na arnis. Ito ay tinatawag na kali. Kaya nga merong tinatawag na kali-kali. Ibig sabihin ito ay parang nagpa-practice kayo. Okay? At nung dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, ipinagbawal nila ang paghawak ng matatalim na bagay. Katulad ng kris, yung ginunting natin, o anumang matalas na bagay. Sapagkat pag nakita kanila na ikaw ay humahawak nito, lumalabas na ikaw ay kalaban ng gobyerno ng Espanyol. Kung kaya, ang mga matatanda natin noon, pinalitan ng stick. Kung tutuusin, ang hinahawakan dapat natin ay blade. Sapagkat tayo ay masasabing ang Pilipino o masasabi natin noong unang panahon, ang mga tao na katira dito sa Pilipinas o itong bayan na to, bago maging Pilipinas, ay lugar ng mga matatapang o warrior. Kung kaya bihasa tayo sa paggamit ng talim at sa paggamit na rin ng mga pamalo o baston, kutsilyo, itak o anuman nakamamatay, sapagkat naniniwala ang mga ninuno natin na kailangan natin depensahan lagi ang ating sarili. Hindi ko naman siya tinalikuran sa totoo lang. Kasi bilang Pilipino, dapat kapin mo to. Dahil kultura mo to. Tsaka unang-una, ang arnis, simple lang, pero siguradong effective. Ang importante lang naman, hindi mo tinatalikuran ang sariling iyo. Kasi pag tinalikuran mo yan, parang mo hinubaran ang sarili mo. Dahil yung kultura natin ay nakayakap dapat sa atin. At dapat nasasalamin sa'yo. Hindi naman pwedeng matuto ka ng ibang martial arts tapos yung mismong sarili mong art na Pilipino, arnis, hindi mo alam. So, para sa akin, importante na yakapin muna natin yung sarili natin. Bisa nga, mas maiinggit ka pa nga sa mga ibang mga foreigner dahil kung tutuusin, yung foreigner, mas impressed pa nga sila sa martial art na arnis . Doon nag-realize ako na bakit ko tatalikuran ng arnis? Ngayong mismong mga banyaga, gustong gusto to. Kaya hanggang ngayon, kahit sabihin mong chief instructor ako ng isang federation, nananatili pa rin sa puso ko at saka diwa ko ang pagiging arnisadores. Yun yun. Ang isa pang masasabi ko na kagandahan ng arnis
unique. Wala kang masasabing kaparehas to na sasabihin nila, ay, kinopya lang yan sa ibang banyaga na bansa. Hindi. May sariling atin eh, sarili. Kaya nga naging national sports natin ang arnis, di ba? Problema na lang natin, paano yakapin ang mga bagong tao ngayon? Bilang isang fight director sa pelikula, sa fight choreographer na rin, sa tuwing gumagawa ko ng fight or routine, lagi kong hinahaluan ng arnis. Na pinakikilala ko na ang ginagawa namin, maidala mo namin to sa ibang bansa, may arnis na sistema. Yun yun. Ang importante lang naman, dapat manatili sa iyo yung kultura eh, di ba? Kasi kung hindi natin gagawin yun, paano mo mapapakilala ang sarili mo na ikaw yung Pilipino? So para sa akin, ang mababahagi ko ay yung pagpapalaganap ko ng martial art na arnis. Lalong-lalo na pag gumagawa kami ng pelikula, lagi kong ini-insist na dapat, lalo na sa mga assistant ko sa fight, lagyan nyo ng arnis system. Kasi kung puro taekwondo or aikido or boxing jiu-jitsu, parang nangyayari na underdog ang arnis. Para sa akin, parang unfair naman. Dahil Pilipino ka, dapat ang pinagyayabang mo yung sariling atin, di ba? So dapat, yun ang lagi nating ilalabas. Hindi yung martial art ng ibang banyaga. Yun ang masasabi kong isang bagay na pwede ko ipagmalaki. Na hindi sa tuwing gagawa ako ng pelikula at fight, lagi kong inilalabas at inilalagay ang arnis. Hindi naman siguro ganun. Mananatili pa rin sa puso nila eh. Yun nga lang, hindi nila matagpuan ng tama. Kung titignan mo nga eh, di ba? Sa social media, halos ang nag-a-upload mga foreigner eh. Yung mga galing dito, nagpaturo sa maestro natin, yung mga maghuhusay dito. Tapos bumabalik sa bansa nila at nagtuturo doon. Ang kinakatakot lang natin, baka tayo ay makalimot na atin ang arnis at hindi sa kanila. Yun lang ang worry natin doon. Kulang tayo sa ano eh, sa programa at plataforma para mapalawak natin yung sinasabing ang arnis ay atin. Dapat sabayan natin 'to. Tumayo tayo, lalong-lalo na sa mga katulad namin, no? Dapat itaguyod natin at huwag nating patayin to, sapagkat pag pinatay natin, masasabing parang pinatay na rin natin ang pagiging Pilipino natin eh. Importante na malaman nila na dito sa Pilipinas nagmula ang arnis at buhat dito kumakalat lang. Ang malungkot lang, hindi natin na ipupush yung mga kabataan natin ngayon na mag-aral ng arnis. Ang dapat sa atin, mga nagtuturo niyan at sa mga may edad na nakatulad mo, dapat magabayan natin na huwag nilang kalimutan ang sariling atin. Sapagkat pag sinarado mo yon sa isip nila, unti-unting makakalimutan, di ba? At sasabihin nilang, kanino ba ang arnis? Sa totoo lang, ang mga Pilipino, tahimik lang na inaaral ang arnis. Ang kailangan lang natin, mapalaganap ito sa pamamagitan ng social media. Ipakita natin na hindi nawawala ang sarili nating kultura. Bagkos, mas lalo nga lumalaki, di ba? Ipakita natin na niyayakap pa rin natin ang arnis o anumang kultura na nararapat lang na lumabas. Nasa sa atin yan eh. Kasi para sa akin, ang arnis ay Pilipino at ang Pilipino ay arnis. Hindi pwedeng mawala yan sa atin. Kaya nga minsan paglalabas ka sa ibang bansa, oh, you're Filipino, so you know how to play arnis. See? Nagre-reflect. Pakita natin. Kaya ako minsan pag nagtuturo ako ng arnis, minsan nililibre ko na yan eh. Let's say meron ako estudyanteng aikidista na nagtuturo na nag-aaral ng aikido. Sabi ko, minsan magsasabi ako na, oh, may session tayo mamaya, gusto niyo sumali, walang bayad to. Arnis. Kasi gusto ko
ang pangarap ko, ang bawat Pilipino marunong ng arnis. Hindi pwedeng hindi. Kasi yan ang nagpapakilala sa atin na tayo ay magigiting. Diba? Kaya arnis. Yun lang yun.